Okay, let's go a bit serious here. You know, we want to ask, no, when PBA fans cross the line, and ano yung mga halimbawa of fans crossing the line? Of course, connected to what happened, no, in game number 5 of the finals, may mga unfortunate chants na nangyari directed to a particular player. Now, medyo mabigat yung repercussions, whether it was intentional or unintentional. Very unfortunate yung mga narinig ng tao in the venue and then may mga nakarinig din at home. Now, ano itong mga halimbawa ng mga bagay na ginagawa ng fans na siguro baka dadala ng emosyon, no? Na sa pananaw natin, eh, that's crossing the line. That's below the belt. That is too much. Charles? I think I have one. I won't mention who. I know who it is in particular. He's someone like, you know, affiliated with the PBA. But back when we were in Gilas, CBC Marcos was our import. And the guy was like cursing him in foul language, saying, and using the N-word, mm-hmm. saying like, monkey, like, go back home. You don't belong here in the Philippines. And for me, I'm like, wow. Coming from an educated man, why would you even say that? This guy is trying to do service to our country. I mean for us. And mga ganun lang. Parang for me, they're just some things na below the belt. Especially when, let's say, fans would start attacking their families or no. just saying bad stuff about kung ano, no, bakit naman. I mean, wala namang ginagawa sa yung player. They're just playing for their team. Yeah. Playing for the country. Ito pa nga, sa country. Ikaw, Magu. Siguro when fans attack something outside of basketball na yun, when they just say stuff about your family o pag kinausap na yung family mo in the venue or yun na yung sa pagkatao na pagkatao na yung inatake. Pero yung dun sa incident then, to give those fans in game 5 the benefit of the doubt, baka naman di nila alam, hindi naman lahat tayo alam na yung ibig sabihin ng racism o alam na masama yung sinabi nila. Just pero kung alam nila, sorry, pero wag na kayo bumalik sa venue pag ganun, di ba? Pero kung hindi nila alam, hindi naman tayo lahat tayo pare-pareho ng pinanggagalingan, everybody comes from different walks of life, baka hindi nila naintindihan yung gravity ng sinabi nila. At least may nag ano na sayo, di ba? May nag-tweet na mga fans club na yeah, nag-apologize. May isang fans club, yes, yung nice. BBC, they apologized, kaya lang parang ngayon medyo may brewing away na between the fans kasi parang turuan kung sino nag-start. Ano yung yung Blazing Beermen Clan. Barako Bulcola. Hindi, iba yun. So anyway, basta, I think, you know, parang one fans club wants to apologize kasi okay. Someone started it. To me, it no longer matters sino nagsimula. Bottom line, may mga nag-chant at may mga sumabay. Sino man yung mga yun, they should apologize. You know? So, may mga nag-apologize. To me, doesn't matter who started it. It doesn't matter kung nag-apologize or then. Now, at least, they understand that. Na mali. Mali. Yeah, baka mali. Kasi hindi naman sa jay. Yeah. Ang feeling ko, ako as a player din, siguro hindi rin nila alam yung sinasabi. Maybe binibase nila dun sa, ewan ko ha, pero baka binibase nila dahil kumuka, di ba? Or ganun lang. Hindi dahil nangungutya. Nangungutya. Alaska lang. So, hindi nila alam. Hindi dahil sa race. Alam mo na mga Pinoy, yung lakas mga Alaska talaga. Oh, yun. So, pero hindi nila alam na medyo may derogatory term yan. May behind that, ano eh. Mayroong meaning behind that. Pero ikaw, yan, ikaw, sakto. You're a player and you're sikat ka na player. Marami ka bang natatanggap na parang feeling mo, Yus, huwag naman gano'n, sobra na yan. Wala. Sa'yo, wala. Wala naman. Kasi ano naman ako eh, mabait naman ako sa lahat. Kasi taga-Hinebra na siya. Hindi mo ba alam? Nung hindi ka pa Hinebra. Ito marami ako, sinibrid ko lahat. Papakita ko sa'yo. Pag mayroong umano sa akin na ganyan, makikita nyo, nire-retweet ko. Tapos sila nag-aawa. Ibigay mo. Ito siya. Ibigay mo sa mga layon. That's a good point though. Yung mali lang ba? Yung sa venue? Yung harap-harapan? Hindi, sa pag sa social media? Eh, minsan mas malalapa. Minsan yung malalapa sa social media. Yun ang masama eh. Oh, masama. Pero alam ko may rule ganyan ng, ano eh, di ba, before the game, ipa-flash dun sa Araneta na before, di ba? Na, No taunting. No bad words. Yes, may ganun before. Nawala na yun eh. Dapat feeling natin. Oo, lumalabas dati yun. Oh. Ikaw, Carlo? Ako talaga, ano eh, yung racist remarks and yung attack sa pamilya. You remember yung kay Danny Ay. I mean, it was bad. It was crossing the line for both the fan. And napilitan na si D.I. para gawin yun. Kasi pamilya niya yun. Oo. Oh. At saka yung hirap lang kasi sa ganyang issue sa Pilipinas. We're some of the most racist people in the world. And we don't know it. Yeah. We're ignorant about it. Yeah. Pero pag sa atin napapasa yung racism. Napaka-sensitive natin. Oo, sobrang sensitive naman natin. I mean, some of these guys who chanted it, I don't know them. I don't know any of them. Pero sila rin yung super defensive pag yung Pinoy naman yung nagiging pag inaapi. Kaya para sa akin,
you have to be sensitive like both ways. Kailangan wala na yung ganyan. Yun nga, binanggit mo na yun. Nag-incident dati kay Danny ay kasama niya si Ping noon. Pati yung Gilos One, si paring Winnie Arboleda. Oh. It has happened before na lumampas na pati. Siyempre, pag close nag-react na yung tao, under pressure yan, pagod, ganito, ganun. Ha, buhay na niya yung inuungkat mo. Kaya nakaka-shock pag nagre-react yung player. Pero pagka ganyan nakakarinig ka, minsan di ka na magugulat eh. Oh, masama nun. Pag inatak mo pa yung fan, ikaw, player pa yung masama. Pero ito yung problema ko. At trust to kayo, pag inatak kayo, tatakbo rin pala kayo. Tapos magdedemanda. Oh, diba? I think at the core of this discussion is that, you know, for fans, and then for players din, yung respeto. Correct. Well, okay lang naman mag-asaran tayo, okay lang mag-alas ka. You can do it social media, you can do it in the venue if you want. Pwede mo naman asarin yung player na yung parang acceptable. Marami naman pwede. Kasi okay nga siya, magbuo ka pwede. Okay lang. Buo mo. Kahit maubusan ka ng boses. Buo ka lang ng buo, di ba? Parang si Bo. Actually, heckling is an art form. May mga heckler na talagang iimbestigahan yung mga career numbers mo, yung ganito. Wag lang yung pamilya. Pagka basta tungkol doon sa trabaho mo, tungkol sa basketball, go ahead. Nakakatuwa nga yun pag may naalala pa siyang ginawa mo 3 years ago, di ba? Mausay na heckler to, di ba? Pero pag yung kasi yung nawala yung respeto, then it becomes, yan na, below the belt ng mga hirit. Yung personala na. Personala. Tapos even yung mapapansin nyo, yung mga tao sa mga paligid, pati sila, ano ba yun? Titingin na sa'yo. Parang, uy, ano na, sobrang na yan. Lang rin naman yung mga player. I mean, for the people who do this, I mean, if it were done to you, I'm sure it wouldn't be well, nice. On a player's perspective lang, respeto namin yung fans. So, in return naman sana. Sobra. Respetuhin din kami ng fans. Diba? We can accept, you know, boo, we can accept na sa social media sabihin na pangit na lalaro mo ganyan or ano wala kang kwenta, okay lang yun eh, na wala kang kwenta ngayon game na to, okay lang yun eh, pero yung personal na pamilya mo na. Pagkatao mo I hate the fact that it happened on a Sunday pa. Sunday afternoon. Daming bata. Actually, dati yung nung before nung radyo, pwesto namin dati sa radyo, sa likod mismo ng goal, andun yung mga pinaka-rabid na fans. Minsan naninigaw ako doon, oy, may mga bata! Ganun ko sila, may bata. Kasi minsan may mga mura ka maririnig, ganito, ganun. Diba? Buti pa sa UAP, no? Mas grabe. Tsaka kakampi mo. Oo! Ano ba lang yun eh? Pagtingin mo, kaskwela mo eh. Diba? Pero sa UAP, yung kaskwela mo, yun ang malala. Oh. Ikaw yung tinitira eh. Patalo! Iupo mo na yan! Ba't ba natin nirecruit yan? No, but ako sa basic lang. Basic respect. Yes. You know, you don't have to cheer for everyone kasi happy. May kanya-kanya tayong mga team na chimichir. May mga diehard, diba? Okay lang maging diehard, diba? Pero sana maging ano rin tayo, diehard tayo sa pag-respeto. May responsibility. Yan. Oh. Tsaka para yun, para creative na lang, diba? Yung nakakatawa na lang na hirit. Yeah, kahit na nakakasakit, pwede ko magdala ng ano, ano ba yun? Bubuzela? Bawal na. Ay, wag yun. Bawal na ba yun? Magbuka na lang. Kasi asang ganda ng ingay nun eh. Pero so, yun lang. Ano lang to? Friendly reminder lang galing sa amin. Ayan, may player dito. As a player din, medyo. Kasi nasasaktan din sila. May feelings din. So, yun nga, katulad yung sinasabi ko. Kami, yung mga fans, ang number one na nirespeto namin. So, in return, sana, diba, respeto hindi kayo. Pero, you know, minsan kasi hindi yung masasabi. Pati kasi nagbabayad sila eh. Oh, tsaka, pati sa aming mga commentator, respeto rin ako. Minsan, galot na pinta. Di ba bago?